Isang lalaki ang humiling kay Jesus. Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang mana ng aming ama. Sinagot siya ni Jesus na, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mga mana ninyo? At sinabi niya sa lahat ng mga nakikinig, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sinasalamin ng tao sa kwentong ito ang ugali ng marami, ang mapanghangad ng labi sa gitna ng buhay na sapat, ang takot sa kinabukasan at walang hanggang hindi pagkakontento ay isang bagay na hindi minsan maiwasan. Pero sino nga ba ang nakasisiguro sa kinabukasan? Paano kung ang lahat ng iyong ipinundar ay maglaho sa isang iglap? Kung ang buhay ay biglang kitilin dahil sa sakuna o sakit, ito ang sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang bodega o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Luke chapter 12 verse 24. Higit tayong mahalaga kaysa sa mga halaman o mga ibon sa Panginoon natin. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Huwag tayong malunod sa paghangad ng kalabisan. Ang pagiging mapagkatiwala sa Diyos ng ating bukas ay nagbubunga ng pagkakontento, hindi dahil tayo ay nagpapagal at nagsisikap, kundi dahil alam nating ang plano ng Diyos ay mas sigurado at nakabubuti sa atin. Magdasal po tayo. Panginoong Jesus, ako'y nananalig sa iyo. Ipinagkakatiwala ko ngayon ang aking buhay at kinabukasan sa iyong mga kamay. Turuan mo po akong maging kontento at may kapayapaan ng dahil sa pag-ibig mo sa akin. In Jesus' name, Amen. May application po tayo. Isipin ang mga bagay na meron ka at pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Makabubuti ding isangguni sa Panginoong Jesus ang bawat plano upang magkaroon ng direksyon na naaayon sa kanyang kagustuhan. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Luke chapter 12 verses 15 to 17. Ako po si Sonja Calit. God bless you and enjoy your day.